El agua está en la primera. Sapag na mahal yun. Mm-mm. Kawawa ka naman. Dati ang lakas-lakas mo. Bigla na ako nanghihina. Hindi ko alam. Buti na lang naisipan ko tawagan kita. Kasi pahinga ko ngayon, May. Two, three, go. Yo! Yo, 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 what's... Come here. Yo, 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 what's up, muscle? So this is Q-Tolence. This is Clown. And this is... Who's this? Kasi hindi na love ang name niya. Iniba na namin. What's your name? Aqua is sleeping. Wait nga. Yaka muna. Madumi. Yan mga satsat, bali ngayon itatry natin mag-vlog magtatlo. Kasama si Cloud at saka si... What's her name ba? Wait nga. Ano pangalan nito? Na maliit? Lala na lang. Yan. Siya si Lala. Lala moves. At mga doggy is nasa loob. Ang oras na po natin ay dahil mag-isa ako ngayon kasi ang oras na is... Yan, 4 a.m. mga kasatsat. Pero ganun, parang malabo. So ayan, nakaisip na po ng pangalan. Ang pangalan niya ay Pikachu! Pikachu! Pikachu? You want Pikachu? Pikachu ka? Siya si Pika! Pika! Pikachu! Mga 2:30 a.m. po ako nagising at kinausap ko yung kapatid ko. Nag-usap kami about business sa Santiago City. At sana po sa mga taga Santiago City, supportahan niyo po ang itatayong business ng mami ko. At pagtutulungan po namin yan ng kapatid ko para at the same time, merong libangan yung mami ko. Ang gulo ng puso. Pero bago natin pag-usapan yan, magkakape muna ako. Meron pa ba to? Sus, butot balat na eh. Kahit meron kaming, anong tawag doon? Masaya na yun, yung pakuluan ng tubig. Na bumili pa rin kami ng ganito kasi hindi maaksayado sa kuryente. Lahat kasi ng di kuryente na sa tubig, magastos yun sa kuryente. Ay, ewan ko ano sinasabi ko. Ayoko to. Wala. No choice. Sa ate ko to eh. Tapos niyan, haluin nyo. Tapos, huwag nyo nang takpan to kasi wala nang laman. Para makita nila Yaya, tsaka ni Manang Esther mamaya, magpainit agad sila ng tubig. Hindi na mainit, parang juice. Dito naman tayo. Kapag kagising ko, ang ginagawa ko, nagkakape ako. Tapos kapag may mga importanteng kailangan kausapin, kakausapin ko muna. Kapag umupo na ako dito, check ko na lahat ng memory ko na nagawa akong vlog. Pero this time, wala. Gusto ko muna magpahinga. Kaya nakapag-vlog ako ng simpleng vlog lang. Ang editor na ginagamit ko is iMovie. Kapag ang gusto ko is parang medyo pro, ginagamit ko is Final Cut Pro. Kapag ito ginamit mo, maraming pwedeng magawa. Pero dito kasi, sobrang dali lang mag-edit. Pero dapat yung i-edit mo is simple lang din. Pero usually naman kasi ang vlogging everyday, simple lang. So, ito yung kadalasan kong ginagamit. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung madalas kong kamerang ginagamit. Meron akong G7 X2. Ito yung pinaka-paborito ko. At nung dumating nga at niragaluhan ako ng GoPro 8, ito na. Maraming pinaggamitan to kasi prank. Maganda to kasi hindi to napapansin kapag inalis mo yung body niya. Tinakpan mo lang to, lalabas lang pinakamaliit. The same time, hindi nakikita ko naka-record siya. Ganyan lang siya. So, ang lagi kong ginagawa para hindi nila na nanonotice na nagpa-prank ako is lahat ng camera ko lagi lang nandito or nandito para hindi nila napapansin. And, ito kasi, kahit sobrang layo, yung kuha niya kasi, meron siyang super view, linear, wide, kahit nakatutok siya dito, pero ang kuha niya hanggang dito. Kaya hindi nila nahalata na may camera kapag gumagawa tayo ng prank. Siyempre, hindi lang pwedeng marami kang camera. Ang pinaka-importante is. Meron kayong magandang klase ng computer, wala man, laptop, pero kaya niya yung mga mabibigat na files. Kasi kung hindi, mahihirapan kayo mag-edit. Importante rin is meron kayong mga extra battery. Ito, extra battery ko sa ginagamit ko na M50, tas GoPro, tatlo ang battery ko neto, tas marami akong memory card. Pinaka gusto ko na dumami sa akin is memory card. Na ewan ko ba hindi ako makabili-bili ng memory card. Tapos charger. Dapat meron kayong mga extra charger din. Dito naman is
my vitamins. Ito yung vitamins ko. Jelly siya. Kaya ako pinili yung jelly para mas mabilis ko siya mainom kasi nga sa sobrang busy, hindi mo na naalagaan yung sarili mo. Ito yung bigay sa akin ni Vena. Ito naman yung pampataba daw. Ewan ko kung may effect ba. Pero di ko pa nauubos. Ito naman yung antihistamine kasi may allergy ako sa pusa. Kaya lahat ng antihistamine na try ko na ata. Pero ito hindi pa rin siya tumatalab sa akin. So may hinihintay pa rin ako na iba. At lagi kasi ako nagkakaroon ng heartburn, sumasakit tiyan ko, kaya meron ako nito. Inumin ko lang siya pag nararamdaman ko nun sumasakit. Ayun lang. Tapos, vitamin C. Kung napapansin nyo, kapag gumagawa ako ng mga sitcom, medyo blurry yung sa likod niya. Ito yung gamit natin. Ayan, Sigma. 16mm. Tsaka perfect to para sa vlogging. Ganto. Ito kasi, sobrang perfect na itong lens na to. Canon lens, 16-35mm. F2. Basta yun eh. Hindi ko alam yung mga kemi doon ganyan. Dito naman, dito ako nag-print ng mga in-order yung merch. Pero this time, hindi mo na ako nagpapa-order kasi hindi ko na kaya. Sana sa isang araw, merong 48 hours at sana dalawa yung katawan ko para makaya ko. Kasi nanghihinayang ako. Marami akong gustong gawin na hindi ko nagagawa kasi sa editing pa lang, nauubos na yung oras ko. Ito yung isa rin sa ginagamit ko kapag magawa ko ng parang film. Ito yung sobrang blurry talaga yung likod. Parang ganyan, no? Sobrang zoom to. Maizo-zoom mo to kahit na sobrang malayo ka. Pero maganda pa rin yung quality. Pang GoPro tsaka sa G7X. Pero may malaki na ito bagay sa mga DSLR. Pero di ko naman kailangan. Ito si Bubuyog. Sira-sira na. Tinesting ko lang kung kaya kong magpalipad. Pero dahil hindi. Ito, maganda rin tong lens na to. Ito yung unang-unang lens ko na binili namin ni Vena sa Baguio. Hindi pa ako nagbablog pero nagsa-search-search na ako ng mga lens na pwedeng gamitin kapag nagblog. So ito yun, 10-18mm. Wide siya, pero ewan. Pero sabi ko nga, walang kwenta ang maganda mong camera kapag wala kang magandang computer na pag-e-editan. Kaya niya yung capability ng matataas na resolution na video. 4K, actually yun sa akin nga, hindi ko nga kaya ng 4K. Kaya sabi ko kay Vena, since nagbablog na siya, gusto ko ibigay sa kanya tong computer na to, tapos bibili ako ng mas mataas yung, hindi ko kasi alam tawag doon, tanga ko naman. So, ngayon naman, try natin testingin yung mga pinakita ko sa inyong lens kung ano yung pagkakaiba nila. Testingin natin yung sinasabi ko sa inyong zoom. Yung pwede siyang mag-zoom pero maganda pa rin yung quality. Bale, ito, hindi ko nakikita kung blurred ba ako. Kasi dapat iset mo siya manual para malaman mo kung wait nga. Dito. Yan. So blurred nga. Testingin natin. Yo, what's up mga sot-sot? This is Key Talents. And this is Cloud. Yo! Bale, yun nga po ang nagagawa ng iba't ibang lens. Pero hindi ko naman siya masyado nagagamit. At ito namang camera na to, ginagamit ko lang to kapag parang ganito, solo. O kaya pag kailangan ko ng malakas yung voice. Kasi pag sa M50, pwede natin lagyan ng mic. Oh my gosh! No! Since wala tayong magawa, manggugulo tayo dito sa ating Facebook. Nga pala mga kasatsat, marami tayong mga group chat pero hindi naman ako kadalasan talagang nakakasagot dun. Kasali ako pero hindi ko sila nabibisita kasi nga sabi ko nga sa inyo, sobrang busy. Thankful ako sa mga nakakaintindi ng sitwasyon ko, sa mga malalawak ang pag-iisip at sa mga sumamayong loob, pasensya na po kayo. Ako naman po yung taong hindi ako mapagtanim ng sama ng loob. Promise, yan. Yan po yung lagi niyong tatandaan. Ngayon naman, magta-try tayong maghanap sa aking messenger ng pwede natin pagtripan. Check natin kung sino ang gising. Sino kaya ang sasagot dito? Ayan, si Arcel! Ayan, si Arcel. Ay, sino yan? May chicks ka? Oh my God! Hi! May chicks po si Arcel, mga kasatsat. Hi, anak! Yo! Kiyomi! Tulog si Kiyomi. Pwede pa screenshot? Ah, sige. Kasi tower. Oh, nawala. Connecting. Tawagan natin yung kapatid ko. Bigat na itong camera na to. Gising ka pa ba? Wala, tulog na. Ah, yung lola ko. Yoli. Hi! Ay, bakulaw. Hi, mami! May! Kamusta? Eto.
May sakit ka ba? Matagal na. Ano sakit mo? Nakakabo eh. Nako, may coronavirus ka? Nilalag na, taiwan ko. Hindi naman siguro. Di pa tayo na sana ako ngayon. Ba't nilunggo na kayo po? Pero hindi ka naman lumalabas. Hindi. Suti, naaalala mo ako. Oo. Eh kasi may busy lang talaga ako. Naaalala ko naman kayo lahat dyan. Alam ko na yun. Mm-mm. Naunawaan naman kita. Na mag-iingat ka lang lagi. Oh, sino ba ang makakaintindi sa akin? Kayo, yung pamilya ko. Yung mga kasatsat nga, naiintindihan ako. Siyempre, kayo pa kaya na pamilya ko. Oo naman. Malangan naman na hindi. Nagpa-check up ka na? Noon. Pero hindi naman. May naman binigay sa akin gamot. Once na ako namatay. Parang umanong lahat yung baga ako. Ewan ko kung kailan ako babalik. Hindi na alam. Hindi na ako. Nabubol nga ako. Lumalakad ako eh. Mm-mm. Ayun ko, pakabilis naman akong humina, eh, lakas-lakas ko eh. Oo nga. Bakit bigla ka naghina? Hindi ko nga alam. Tumatawag din si Randy rito, naghihina na ako, Randy. Ano ba yung nararamdaman mo? Yung parang, ano, parang nilalamutak yung buong katawan. Masasakit. Tapos hindi ako makahinga ganun. Saka ano sa gabi kung ano nakikita ko si Wes, si Rose, si ano kung sino-sino yung mga patay. Nakikita nyo? Oo, inaakay ako kagabi. Inaakay na naman ako ni Rose. Tatatakbo kami. Huwag pa may ah. Huwag ka sasama. Sabi ko huwag nga. Tapos nagkulabong na ako ng pumuti. Kinikiliti pa ako, inaatakan pa ako. Sabi ko, kay Mario. Dagnami pa ako, inaatak ako ni Rose. Sabi ko eh. De, may magpa-check up ka. General check up, may. Pag pinadala na ko ni Tita Umay mo. May pera ka ba? Tagal na nga. Wala na kaya sabihin. Hindi nga, hindi may. Alam mo, yung kay daddy dati, kapag nagsasalita siya sa akin, eh, di ba, wala naman ako talaga. Wala naman akong pera. Kaya yun yung lagi kong naiisip na yung parang naiinis ako sa sarili ko kung kailang meron akong pampa-check up, wala na siya. Yun na nga. Kaya dapat hindi yan ginagawang biro. Kapag kailangan magpa-check up, magpa-check up kung meron naman. Huwag kang mahihiyang magsalita kasi buhay yan eh, buhay yan. Walang kwenta ang pera kapag wala ka ng mahal sa buhay. Kaya, magpa-check up ka. Ha, tatawagan ko si Longgi. Sabihin mo kay Kuya Amang, i-message ko si Longgi ngayon. Punta siya kay Longgi, alam niya na yon. Ako na mismo magsasabi kay Longgi, ipa-check up ka. Ha? Salamat. Hindi, may. Kailangan yan. Kapag meron ko sino alam mong meron, tawagan mo, may. Huwag kang magtitiis-tiis na ganyan. Hindi ah, huwag ka mahiya. Buhay yan. Mas mahiya ka kapag iniwan mo yung mga mahal mo sa buhay. Sino bang malulungkot kami? Siyempre, ayaw mong mangyari yun. Kaya, umpisa pa lang, sasabihin mo na kung ano yung nararamdaman mo. Kasi mas malulungkot kami kapag nawala ka. Salamat, anak, sa pagmamahal nyo. Mm-mm. Kawawa ka naman dati, ang lakas-lakas mo. Buti na lang naisipan ko tawagan kita. Kasi pahinga ko ngayon eh. Ang vlog ko lang ngayon, yung normal lang. Ito, yung ginagawa ko ngayon. Gusto kong makita ng mga kasatsat na ginagawa ko. Pagka hindi ako nag-challenge, nagpa-prank. Kaya may time ako tumawag sa inyo. Kay Longgi din kanina, kausap ko siya. Kanina rin tinatawagan ko sila Maki, eh tulog naman na kasi iba nga yung oras ko. Pero alam ko kasi na ikaw, maaga kang nagigising. Kaya tinry ko tawagan kita. Ipa-check up mo yan, tapos i-message mo na lang ako kung ano ang findings. Andyan din naman si Ate Umay, mahal na mahal ka nun. Huwag ka mahihiya magsabi. Pang ano pa yan, aabot ka pang 100. Sana nga. Sana makita ko pa yung lahat. Tsaka makikita mo pa yung pangarap ni Daddy sa akin. Oo nga, nakikita ko. Kaya, nga ako eh. Kaya hihintayin mo yun. Kaya nagpapakapagod ako ngayon. Gusto ko ano, maabot ko yung pangarap ni Daddy, yung gusto ko,
yung natutuwa sa akin yung mga tao, yung masaya sila, yung walang nag-hate sa akin, yun ang gusto ko. Kaya nanghihina ako kapag ka meron ako nakikitang yung ginajudge ako. Nanghihina ako ang ginagawa ko. Ibinablock ko kasi nasisira lang yung isip ko dun. Oo, silang pinapansin. Oo nga. Mas marami na may nagmamahal sa'yo dahil marami ka nung ginagawa mabuti. Pinahan mo na sila. Isirahin mo na yung ulo ko sa mga yun na yung mga walang matawag pagaling. Oo nga, may. Maya, nanghinang-hina ka mamaya, papuntahin mo si... Tapos kung may pera ka dyan, gastusin mo na muna at mamaya meron ka naman, ha? Kain ka ng gusto mo. Sige. Ha? Meron pa ako rito, 500. Oo, gastusin mo na yan. Pabibili na ako pansin. Salamat, ha? Love you, may. Basta ang mabait na tao, pinagpapala ng Diyos. Love you, may. Patuloy mo, anak yan. Love you. Tapos, alisin mo yung mga galit mo sa dibdib, huwag kang maiinis. Kasi matanda ka na, may. Kailangan lagi mong iisipin yung health mo, yung mga nagmamahal sa'yo. Kapag naiinis ka dyan sa mga tao dyan, hayaan mo sila. Huwag mo sila pansinin. Hindi ka mapinapansin kung tao sa dati mo, kinakausap mo na lang. Yan. Nalalog yung love ko. Oh, sige, nabili ka ng pagkain mo, ha? Tatagal. I-message ko sila hanggang ngayon. Love you. Love you. Bye-bye. Bye-bye, man. Bye-bye. Hi, so yan mga satsat. Yung mami, tanda ko na yun, lola ko, sa daddy ko. Sobrang lakas niya. Nagme-message yan kami. Love you, nak. Ganun lang siya. Naiinis ako dito sa matandang to. Hindi siya mahilig magsabi ng problema niya. Siguro dati pwede kasi alam ko naman sa sarili ko na wala ako talagang matutulong. Ngayon na alam naman niya lang kahit papaano pwede naman tumulong. Kahit yung mami ko pinagsabihan ko rin na magsabi kayo. Kasi malay mo meron o walang maibigay, pasalamat pa rin. At least sinabi mo. Kasi emergency yan. Ngayon may message ko muna yung kapatid ko mga kasat. Good morning! Yan, kagigising lang po nila. It's 5:30, ang aga niyo gumising. Ay, maaga ba kayo natulog? Yes, na. Sabi ko sa inyo, magpapakulo yan ng tubig. Pakulo sila ng tubig. Nagkape ka na. Ah, yan. Nagkape. Kumain na din ako. Ah, yan. Hindi ko na hinugasan yan. Wala na. Kumain na nga ako eh, sabi sa'yo.